Hello mga babs! Welcome back to my channel. This is Chelusaria. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe and don't forget to click the bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. Well, some of my friends are keep on asking me kung ano daw yung aking skincare routine and kung ano-ano daw yung mga skincare products na ginagamit ko at kung saan ko ito mabibili. Okay, but before anything else guys, hindi po ako doktor, hindi po ako dermatologist, and hindi rin po ako nag-aral about sa skin. Lahat ng sasabihin ko ay based on my personal experience, my honest thoughts and honest reviews about these products, okay? And itong mga skincare products na ito ay hindi mahirap hanapin dahil mabibili ito sa SM Supermarket, sa PureGold, sa Mercury Drug, and pati na rin sa Watson's, mabibili itong mga products na ito. Kaya hindi mahirap hanapin at alam kong subo ko na, sa tagal ko na siyang ginagamit at masasabi kong tiwala ako sa mga products na ito. Disclaimer lang din guys, it doesn't mean na porket hiyang itong mga products na ito sa akin ay maaaring hiyang din sa iyo, okay? Magkakaiba po tayo ng skin type, merong dry skin, may oily skin, and meron din combination ng dry skin and ng oily skin, okay? In my case, sasabihin ko sa inyo na ang skin ko ay combination ng dry skin and ng oily skin, okay? Kaya itong mga skincare products na ginagamit ko ay masasabi ko na talagang hiyang sa skin ko dahil never ako nagkaroon ng itchiness, ng irritation, at never nagsugat ang aking skin. At ayun ang mas mahalaga. Kapag ang mga products na ginagamit mo ay hiyang sa'yo at never ka nagkaroon ng kahit anong irritation or sugat, just continue using this product. Pero kung yung skincare products na nabili mo sa skin mo ay nakaramdam ka ng skin irritation, skin rashes, or nagsugat-sugat ang skin mo, please stop using this product kahit sabihin mong bagong bili mo lang or mahal yung products na yon. I-stop mo na, okay? Kasi in the end, ikaw lang din na magsasuffer, di ba? Kaya, ayun, ang mahalaga, bumili ka ng mga product or mag-try ka ng mga ibang skincare products na talaga namang maganda ang epekto sa'yo, okay? Yung mas gaganda ka lalo, mas puputi ka, or mas pupusyaw ang balat mo, or mas lalo kang kikinis. When it comes to my facial wash, wala akong ibang gusto at wala akong ibang pinagkakatiwalaan bukod sa product na ito. Ayan, which is Garnier. Ayan, which is Garnier na may nakasulat na brightening foam. Ayan, or kaya naman yung Garnier naman nakalagay na scrub dito, ayan. Itong product na po na ito ay sobrang ganda po. At sobrang hiyang po ako sa product na ito. Hindi lang po ako, kundi pati na rin kami dito lahat sa bahay. Dahil ito lang po yung ginagamit namin na facial wash. Ayan, diba? At ang maganda pa dito, I guess this product is less than 100 pesos. Ayan, bukod sa nakakatulong na ito pang exfoliate ng skin mo. At pampaputi, pampabanat ng face, at pampatanggal ng dirt. Diba? Mura lang to. Okay? At nasa sayo na kung paano mo siya gagamitin at kung gaano karaming product yung gagamitin sa pangilamos mo sa face mo. Okay? This product is highly recommended. Okay? Maganda tong product na ito. Well, after ko gumamit ng Garnier as my facial wash, ito po yung sunod na ginagamit ko, which is Enlighten. I use it as my facial toner. Yan, ito po yun. Yan. Bale, kuha po kayo ng cotton, yan, tapos mag-apply po kayo kung gano'n po karami yung gusto nyo product na ilagay nyo sa face nyo, yan. Huwag din po masyado marami kasi may kahapdian din po itong facial cleanser na ito or facial toner na ito, yan. Ito po yung ginagamit ko para makasiguro ako na wala na talagang dirt na naiwan sa face ko. Yan, mabangurin po itong product na ito. Yung whitening soap naman na ginagamit ko ay itong Kojisan, yan. As you can see, nawala na yung isa kasi ayun yung ginagamit ko. Right now, kapag ka nag-whitening soap ako, ito po, ayan, yung isang kasama nito na nasa box. Ayan, tatlong piraso siya sa loob ng isang box, okay? Ganito po ang itsura niya. Ayan. Ayan, yung amoy niya, yung amoy ng usual na papaya soap. Ayan, ito po yun. Ang advice ko lang dito, ha, kapag binili nyo to or kapag ginamit nyo itong product na ito, kasi mabilis itong matunaw. Kaya ang maganda rito, kung nasa sa'yo, kung gusto mo siyang hatiin ng kutsilyo, yan. Tsaka huwag mong ibababad kapag ginamit mo itong product na ito kasi mabilis matunaw. Yan. Yan. Ang pinaganda naman ito sa akin, ang effect naman ito sa akin, well, sa una, since whitening soap nga siya, makakaramdam ka ng onting hapde, yan. Pero, ayun naman yung normally na mararamdaman, yung onting hapde. Pero kapag ka, later on, masasanay ka na, ayun. Mas importante, hindi magsugat ang skin mo. Pagiging hiyang ka, ayan. Imagine mo, this is only 72.50, 3 pieces na siya, diba? Less than 100 pesos. Ayan. Sobrang mura. Yung sabon naman na ginagamit ko sa skin ko, ay walang iba kundi itong Dove, ayan. Ayan. Dove, I just wanna try this, this Varians, yung Gentle Exfoliating, ayan.
May pampaputi na naman ito nakasama kasi may nakalagay ng word na exfoliating. Yan. Pero normally, yung ginagamit kong Dove is yung original na. Yung kulay white lang na parang may dark blue. Yun. Ayun lang yung typical na ginagamit ko na Dove. Yan. Kapag nararamdaman ko na yung skin ko, parang bugbog na siya sa kojisan or yung papaya soap. Ito yung ginagamit ko. Yan. Kasi napakatamad ko pong mag-lotion. Alam naman natin na kapag yung Dove yung sabon, like moisturizer siya, di ba? May moisturizer effect siya sa sabon. Yan. Kaya kahit hindi mag-lotion, talaga namang madulas din ang skin at mabango rin. Yan. Itong product kaya nakalagay yung moisturizing milk. Yan. Ito po yung sabon na ginagamit ko para gentle lang and mild lang sa skin. Dove. When it comes to my facial cream, ito po yung ginagamit ko sa face ko. I use it. Nivea cream. Yan, ito po yun. Ginagamit ko po ito after ko po mag-apply ng facial toner na Enlighten. Ito po yung ginagamit ko. And normally, ginagamit ko po ito kapag gabi. Okay? Kapag bago ako matulog. Kasi pag ginamit ko po ito sa umaga at sa tanghaling tapat, malagkit po kasi ito sa face. Kaya, yan. Tuwing gabi ko lang po ito ginagamit, itong Nivea cream na ito. At minsan po, kapag sinipag ako mag-skincare, gumagamit din po ako nitong Nature Fabric. Yan, na soothing gel. Ayan. Gusto ko po itong ilalagay sa rep dahil gusto ko po itong pinapahid ng malamig sa face ko. Ayan. Ginagamit ko po ito kapag nakapag facial wash na ako or facial toner afternoon. Ginagamit ko po itong soothing gel na ito. Mabango rin po ito. Ayan. At mas maganda po kung ilalagay niyo po ito sa rep kasi mas malamig kapag inaflay sa face. Ayan. Gumagamit din po pala ako nito. Itong product ito, which is a bony. Ayan. Yung spa milk salt. Ayan. Ayan, as you can see po, sa ginagamit ko siya, paubos na po siya. Ayan, malapit na siya sa pinaka-bottom. Ayan. Ito po palang product na ito. Ang pakiramdam nyo kapag in-apply nyo ito is para kayo nagpapahid ng buhangin sa katawan. Ayan, medyo magaspang siya kapag nilalagay nyo. Pero once na mabasa siya at ayan, linisin nyo na, hugasan nyo na siya sa skin nyo, sobrang lambot po nito sa balat at sobrang bango po nito. Maganda po to. Ang pakiramdam nyo po after nyo magbanlaw ng katawan nyo para kayo naligo ng gatas. Ayan. Kasi sobrang dulas ng skin nyo at sobrang lambot. Ang bango po nito. Ayan. Yes. Ayan po. Oh, wala pa po siyang 100 pesos. This is only 85 pesos. Ayan o. Oh, malaki na po yan. At may nabibili rin po na ano ito na mga nakapak na. Ayan. Kung gusto nyo po nyo itapon itong lalagyan, umili kayo ng nakapak at isalin nyo na lang. Ayan. Sobrang ganda po nitong milk salt na to. Kapag maganda ang panahon or malamig ang panahon, syempre, di ba ang skin natin nag-dry? Ito yung ginagamit kong lotion. Ayan. Which is Nivea Body Milk Lotion. Ito po yung ginagamit ko. Ayan. Dahil alam ko po na itong product na ito mild lang po sa katawan. Dalagay na rin po ako before ng ibang brand ng lotion. Nangati po ako. Kaya in-stop ko po. Pero itong lotion po na ito, mabango po ito at hiyang po sa akin. Ayan, mild lang po itong body lotion na ito.